Dahil mas kakaunti ang mga bumabiyahing pampasaherong sasakyan, pahirap ang ngayon ang pagsakay ng mga commuters sa ilang lugar. Kaya sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan bumabaybay ang ilang mga ruta ng jeep at bus. Sa harap na rin ito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At para bigyan tayo ng update dyan, may ulat si Karen Villanda live. Naomi, walang laro dito sa may Commonwealth Tandang Sora, pero kanina pa naghahabulan ang mga pasahero. Ito ay parang makipag-unahan sa pagsakay sa bus at jeep na sa ngayon ay kakaunti ang idinedeploy sa lansangan. Tuwing rush hour, umaga man o gabi, unahan at takbuhan ang sitwasyon ng mga pasahero dito sa Commonwealth. Ang pasaherong si Denver, nasanay na raw sa ganitong sitwasyon dahil sa araw-araw na pagbiyahe mula Montalban patungong Commonwealth. Kaya naman may teknik na rin siya sa pagbiyahe. Kailangan mga 5 o'clock nakaalis na kasi pag tumatunay ng 6 o'clock, mahaba na pila sa mga terminal. Kailangan talaga, hindi mo abutin yung ganung ano oras, mas maaga ka umalis. Ayon sa MMDA, 4 na bus at 2 6x6 ang kanilang ide-deploy para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero dito sa Commonwealth na umiikot hanggang Quezon Avenue para makasakay din ang naiipong pasahero sa Quezon Avenue na magtutungo sa Commonwealth. Ayon sa Managing Director ng Samahan ng Transport Operators sa Pilipinas na si Juliet De Jesus, mas marami na ang pasahero kaysa sa pampublikong transportasyon dahil nabawasan na rin ang unit ng bus sa kanilang ide-deploy. Halimbawa na lamang sa 510 unit ng bus sa ruta ng Angat Quezon Avenue, 50-60% na lamang ang bumabiyahe, malayo sa 80% na requirement ng LTFRB. Ayon kay De Jesus, kung dadagdagan pa nila ang unit na bumabiyahe, ay lalo na silang malulugi. Grabe yung diesel namin, wala na. Tapos ang kita, mas malaki pa yung alam mo bang hindi na kami makapagpasweldo ng conductor at driver, sa diesel na lang napupunta yung kita. Nasa 84, 85 na kami ngayon, 88 na. And then, come another week, gano'n na naman. Abutin talaga kami ng 100 pesos. Siguro pag nag-100, baka wala ka na makitang bag. Nito lamang June 15 ay nagpasa ng joint petition ng mga bus operator ng 5 peso hanggang 7 peso sa provisional increase. Sabi nila ang Transportation Franchising and Regulatory Board, masusing pinag-aaralan ng kanilang technical board ang pag-aproba sa mga petisyong dagdag pasahe. Dahil alam din nila ang kabigatan ng serye ng pagsirit ng presyo ng gasolina linggo-linggo. Pero sinabi din ng LTFRB na nitong 2022 ay nagkapagtala sila ng halos 5,000 kabawasan sa pampublikong transportasyon kumpara noong 2020. Sa City Bus Operator na nakausap natin kanina ay nakatanggap na rin sila ng show cause order mula sa LTFRB para pagpaliwanagin sila kung bakit kakaunting bus lamang yung kanilang idene-deploy at patuloy nga nila itong sinasagot na kakaunti lang yung kanilang idene-deploy na bus dahil nga talagang umaaray na sila sa sobrang taas ng diesel. Ang gusto nila na Naomi ay aprobahan yung provisional increase na kanilang hinihingi na nasa 5 peso to 7 pesos na increase doon sa unang 5 kilometro para sa bus. Ito nga ay para may pandagdaga. Mayroon karoon sila ng mapandagdag kita and at the same time madagdagan din yung bumabiyaheng bus dito sa kanilang ruta. Maraming salamat, Karen Villanda.